Hello everyone! Welcome to It's Gino and Hershey! And today we're going to do an ice cream taste test! Yeah, so Mukbang, yep, tingnan natin kung anong masarap na Korean ice cream Korean ngayon! Ice cream. So let's do it! Let's do it! Let's start! Annyeonghaseyo! Let's do it! Aja, 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 aja! Titikman is this Cleather Ice Cream Bar. Yung iba, nilagay muna namin sa freezer para hindi matunaw. Yep. Hindi namin alam kung tama yung pag-pronounce namin, pero ayan siya. So, ilalabas ko, ha? Tingnan niya. Para siyang magnum. Para nga siyang magnum bar. Ooh, sarap! Let's taste, let's taste! Ito is made with, ano, parang ano to, with Kiri na cheese. Yung Kiri na brand. Mm. Sarap. Ang sarap! First time namin ito natikman. Hindi ko mahuli lang siya. Uy, ang sarap nito! Ang sarap! Sabi yung coconut flavor? No, that's... cream cheese? But parang coconut yun nandiyan? Ito guys, itong ice cream na to, itong cream cheese na to. Mm. Ang lasa niya, alam niyo kung ano? Mm. Ayan o, Kiri lang. Kiri. Ayun o, Kiri lang ang lasa. Na-joke lang yun, siyempre. Masarap siya. Sarap siya, no? Sarap. Hindi matamis. Ito, hindi ito matamis. May alat, tsaka sakto lang yung tamis. Ito, okay din naman. Pero sa spread. Itong kinakain ng Hershey, hindi siya masyadong creamy. Pero masarap siya. Lalo na yung chocolate niya. Oo nga, no? Medyo, ano siya, medyo icy siya eh. Medyo icy. Premium class. Sarap yan, parang ako kumakain ng... Yan! Sumabit yung reloko. Parang ako kumakain ng blueberry ano cheesecake. No? Sarap to. I like this one too. Yan, pangkaraniwan lang yung cookies and cream. So, nothing special dito. Pero masarap siya, masarap. Hindi katulad nito. Mainit. Wala pa ibang nakakagawa nito. Wow, sila lang. Sila pa lang tikman kung ganyan. Hap. Ang sarap nito! Ito medyo mapait-pait ko. So, mukbang talaga to? Kasi iluubos natin eh. Tantuwa isa. Nahinig siya sa ice cream. Next natin is this. Tapapanood ko to lagi sa mga K-drama. Sinta? This is para equivalent nung frosty natin. Para ice candy. Ice candy? Yung nasa hard plastic. Oo, parang ice candy. Yung frosty. Yung binabali sa gitna ng ganyan. Yes, pero ito parang iba yung shape niya. This is watermelon. Ito, bago to sa paningin ko, super na-excite ako dyan. That is frozen yogurt. Can you parang mint flavor siya. Kaya nga, may xylitol siyang sinasabi. So, hindi ko alam kanina kung kukunin ko siya. Pero intriguing kasi yung packaging. So, let's try. Bing Ray. Pero parang Bing Ray. Gito kaya pagkain talaga nito? Uy, ang cute nito! Watermelon. So cute. Ang dainty. Gito kaya pagkain nito? Ganito ba? You squeeze it daw. Matayas pa? Sarap. Sarap. Ito ang cute. Can you open this? Paano ba? Lasang Yakult to. Pa-show them kung paano. Yan to, oh. Yan to pag ano yan. Pull up? Paano ba yan? Sabi pull up. Pull up? Yung plastic. Sige, sip ko na ako. Ang cute! Sarap? So ito ipupush mo daw. So ayan. Yan, lumalabas siya, di ba? Ching-ching-ching! Ay! Ito, ano, lasang, ano siya, bubble gum na watermelon. Ang sarap nito. Lasang Yakult yan. Mas masarap sa Yakult. Parang hindi siya icy eh. Hindi, icy. Ito kailangan siguro palambutin to. Iniisip ko kasi, ayaw ko siya sana kunin. Sabi ko, baka parang frozen drink lang. Pero hindi siya super icy, may pagka-creamy pa rin. Ang sarap nito. Eh kasi yogurt siya. Yogurt, kaya creamy. Naging frozen lang. Nung bata kami, pag kumakain kami ng ice cream, di ba nakabalik sa plastic, tapos merong sa dulo,
hawakan ko yung ganon. Tapos didikdikin ko siya sa wall na ganyan para lumambot. Diba, Anis? Yung bata ganon, hindi mo alam na ang dumi pala. Kahit saan pa doon siya. O kaya yung ice candy, tapos sa gutter nung, ano, ng bahay, huhugasan mo doon yung ice candy. Ganon ka? Hindi, di ako makain na. Pero memories ko, yung kapitbahay lang, tutundala avocado ice candy. Tapos didikdikin ko siya sa pader na ganon para pino. Ah, kapag bumibili kasi ng ice candy, uuwi ako sa bahay, hugasan ko, tapos alagyan ko ng panyo. Wow, so mas nandumi ako sa irong bata ako. Pagalitan ako ng mami ko, parang mga alam ng ganun. Cup and cone Korean version. Ano flavor to? This one is yellow fruit. It's passion fruit and coconut. Passion fruit. Open ko na. Mm-hmm. Oh, ayan guys, oh. Tingnan nyo, meron siyang scoop sa taas. Sarap yan. Matabang. Matabang? Very, very light ang pagka-strawberry nito. Hindi masyado malasahan, no? Very, very light. Pero masarap pa rin. Yung cone niya hindi crunchy. Hindi crunchy, no? Ito parang ano, hindi... Ito pag ano, yung parang pag nag-Starbucks ka, yung passion fruit na ano, na tea. Ganun? Parang ganun. Hindi ito matamis. I will not buy this again kasi almost 100 pesos to. Ako gusto ko yung ganyan, hindi crunchy yung cone. Ang gusto mo yun? Mm. Pero ang mahal, tapos... Ilan natin yung dulo, baka naman doon. Feeling ko di pa ako nakakain ng passion fruit. Sa hotel ata, pero hindi ko naman tandaan. Naputol. Ay, ano ko sa ilalim? Inaabangan ko. Ayan. Ah, yung parang sa atin, guys. Hindi ko alam kung magugustuhan nito. Hop. Parang... Hindi usual to sa Filipino flavor. Coconut. Coconut siya? Yung white part is coconut. Yung yellow part is passion fruit. Hindi ko na siya malasahan na coconut. Ang gusto ko talaga is choco banana. Pero for the sake ng taste test, para mayaman nyo yung lasa. Yun yung pinili ko. And hindi ko na rin tulit yung brain. Ay, Liam. 119. Ito masarap. 119. Very smooth yung pagkano nito, no? Perfect. Toto. Next is that one. This is a... Pangtowa. Pangtowa. Parang siyang ice cream sandwich, pero parang chiffon yung ano niya. So, anong flavor ito? Chocolate. Na-try ko na yung parang cookies and cream yan uy, dati. Uy, bagay na bagay ito sa akin ngayon. Bakit? Choco, chiffon. May chiffon ako. Usually kasi yung mga ice cream sandwich, like sa mga US, parang cookie. Di ba? Or parang biscuit or cookie. Ito, chiffon. Siya chiffon. So, yung different. Tikman natin. Mmm. Okay siya, masarap. Tapos hindi refreshing eh. Ah! Alam mo yun, nag-ice cream ka pero parang... Parang nag-ice cream cake ka. May ice cream ka na may cake pa. Oo, hindi sa yung katulad niyan, kakain ka ice cream, parang wow, ang sarap ng lamig. Ito parang nababawasan half yung lamig because of the cake. No, parang sa ice cream cake. But yung the flavor is good, texture is good din. Kasi yung chiffon niya, hindi tumitigas kahit fini-freeze. Yep. Tapos yung ice cream, sarap yung lasa. Napapansin ko sa mga Korean ice cream na tinikman natin today, hindi siya matatamis. No? Harap ko. Parang siyang frozen yogurt yung mga nabibili natin sa, ano ba yung mga brands ng frozen yogurt? Red mango? Tama ba ko? Oo nga, ano? Pinkberry. Pinkberry. Next, we have... Samanko Bingray. Ito yung fish-shaped ice cream. Ano flavor ito? Yan, kuno ako yung classic na red bean. Oh, red bean! Tapos ito, nagustuhan ng Gino, na-intrigued siya. Ano yan pa? Yung boba. Ah, yung brown sugar! Yeah. Kaya siya fish-shaped. Kasi dun sa Korea, diba, tsaka sa Japan, alam mo yung pastry na may red bean feeling sa loob? So, dun siya nakuha. Yung kinakain nila, ano? Vicenzo Casalo. Yeah, ganon. Kaya, ginawa siya siyang ice cream. Siya din! Nadurog! Nadurog isa. Ano ako nag-smile? Isda! 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 Ano ako nag-smile? Isda! Isda! Ayan na. Favorite kong flavor nila nito is yung green tea red bean. Yung vanilla ice cream niya, okay. Medyo on the sweet side. Or dahil sa red bean siguro, kaya matamis.
Pero hindi naman super sweet. Creamy rin siya. Sarap. Ito, brown sugar yung lasa talaga. Pero hindi ganun ka-strong yung lasa ng pagka-brown sugar niya. Yung wafer niya, syempre hindi na ganun kalutong. Kasi syempre, di ba, na-absorb niya yung moisture ng ice cream. Ooh! Bubuksan ko ito, ha, para makita nila. Tingnan niyo yung loob. Yeah. May maliliit na sago. Pearl. Yeah. Boba. May boba, may pearl, at ano. Can you taste that? Ay! Ay! Ay. Masap. Masap to. Medyo matamis to. Siguro, bang sugar. Kanina nung una kong kagat, hindi siya matamis. Pero ngayon matamis na kasi na-reduce na niya yung pero may mga pearl. Yung pearl niya, is, parang hindi siya pearl eh. Parang jelly. Ang ganda, ang galing. Hindi maano. Hindi frozen. Hindi icy. Chewy. So, ang galing. Okay, pinipilit po niyo ubusin yung passion fruit. So, sa asim na nito. Promise. Bakit? Aka na freeze mo na rin? Ito, tikman po itong part ito, ang asim. Mahilig ka sa maasim. Mm. No? Yun yung gitna. Oh. Ah, parang sorbet yung gitna. I love. I see yung gitna. Okay, last we have Melona. Melona won't let you down. Wow. Like sauna. Ay, like sauna ba yun? Kala ko Melona eh. Di parang excited ako dito. Ta-ta-ta-ta-ta. Favorite ko ito eh. Ube! Ube! Ato, chocolate ice cream. Joke. Spread to. Nilalagay ni Gino sa ano. Dessert ko yan. Pag-dessert. Lagi namin binibili is yung honeydew. Honeydew. Sa Amerika ba honeydew? Honeydew. Hindi totoo. Honeydew. Honeydew. Tsaka yung strawberry. There strawberry. Know. Ay, gusto ko ito. Ha! Hindi naman tamis. Sorry, I don't like the banana. Parang gusto ko lang ang banana pag may chocolate. Pag plain banana, parang hindi ko mataypan. At ganun. Ayun, bagoong. Parang artificial. Ha! Creamy. Ayun yung to, ayun naman to. Banana is cold. Banana is okay for me. This is their mango. Hindi siya kalasang super lasa ng mga mango ice creams natin dito sa Philippines. Mas masarap yung mango ice cream natin dito. Medyo parang siyang lasang apple mango. Mm. Parang ganun. Ang maganda sa Melona, popsicle siya pero hindi siya icy. Parang siyang ice cream stick. No? Very creamy. For sure. Melona won't let you down. Yeah. Anong... Pinaka-favorite ko sa lahat? Yes. Ako yung ano, yung cheesecake. Ako this one. Frozen yogurt. Kaya lahat masarap. Thank you for watching! Be safe everyone! God loves you! Bye-bye! Bye!